Bacterial blight. Ang bacterial blight ay nagdudulot ng pagkalanta ng mga punla, gayon din ng paninilaw at panunuyo ng mga dahon. Ang sakit na ito ay kadalasang lumalaganap sa mga damuhan at sa mga pinagapasan ng mga naapektuhang pananim. Ito ay maaaring maranasan sa mga lugar na tropikal tulad ng Pilipinas at sa malalamig na lugar, lalo na sa mga tubigan at mga sahod-ulang palayan sa kababaan. Lumalaki ang posibilidad ng pagkakaroon ng bacterial blight sa temperaturang 25 to 34 degrees Celsius at kahalomigmigang 70% pataas. Ito ay kadalasang mapapansin kapag may malalakas na hangin at tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan. Dahil dito, napabibilis ang pagkalat ng bakterya sa pamamagitan ng mga patak ng ulan sa sugat ng mga naapektuhang pananim. Maaaring maging malala ang blight sa mga variety na madaling kapitan ng sakit at ginamitan ng labis na patabang nitrogen o urea. Paano makikilala ang bacterial blight? Suriin kung may pagkalanta at paninilaw ng mga dahon. Ang mga naaapektuhang dahon ay nagiging maabong berde, grayish green, at bumibilot. Kapag malala na, ang mga dahon ay nagiging dilaw hanggang nagiging kulay dayami at nalalanta ito hanggang manuyo at mamatay. Sa mas magulang na pananim, ang mga sugat sa dahon ay mukhang nababad sa tubig hanggang sa maging dilaw na kahel, yellow-orange, na guhit sa gilid at dulo ng dahon, gayon din sa mga bahagi nito na nasugatan. Ang mga sugat ay may paalon na gilid na umaabot hanggang sa puno ng dahon. Sa mga sariwang sugat, ang katas ng bakterya na mukhang malagatas na patak ng hamog ay makikilala tuwing umaga. Ang katas ng bakterya ay natutuyo sa kinalaunan at nagiging maliliit na naninilaw na butil sa ilalim ng dahon. Ang mga lumang sugat ay nagiging dilaw hanggang maabong puti, yellow to grayish white, na may mga itim na batik dahil sa presensya ng iba't ibang saprophytic fungi. Sa mga dahong labis na naapektuhan, ang mga sugat ay maaaring umabot sa talukap ng dahon. Upang malaman kaagad kung may blight sa dahon, pumutol ng sariwang sugat at ilagay ito sa glass container, halimbawa malinaw na baso na may malinaw na tubig. Matapos ang ilang minuto, itapat ang lalagyan sa liwanag at tingnan kung may lumalabas na katas mula sa pinutol na dulo ng dahon. Bakit mahalagang malapatan agad ito ng lunas? Ang blight ay isa sa mga malalalang sakit ng palay na maaaring magdulot ng malaking kabawasan sa ani pag dumapo ng maaga sa pananim. Ang kabawasan sa ani dulot ng blight ay maaaring umabot sa 70% kapag ang mga variety ay madaling kapitan ng sakit at nasa lugar na pabor sa sakit na ito. Kapag ang mga pananim ay naapektuhan sa pagbubuntis, ang blight ay hindi nakakaapekto sa ani, ngunit nagdudulot naman ng mababang kalidad ng binhi at mataas na dami ng basag na butil. Paano puksain o kontrolin ang bacterial blight? Ang pagtatanim ng mga variety na may resistensya laban sa sakit ay ang pinakamabisa, pinakamaasahan at pinakamurang paraan upang makontrol ang bacterial blight. Narito naman ang iba pang paraan ng pagkontrol ng bacterial blight. Gumamit ng balanseng dami ng sustansya para sa pananim, lalo na ng nitrogen. Siguraduhing maayos na naaalis ang tubig sa palayan ng mga binabahang pananim sa punlaan. Panatilihing malinis ang palayan. Alisin ang mga damo at araruhin ang ilalim ng pinagapasan, dayami, raton at kusang sumisibol na binhi. Ang mga ito ay maaaring pagmulan ng mga bakterya. Hayaang matuyo ang mga bukid na walang tanim upang masugpo ang mga pinanggagalingan ng sakit na nasa lupa at dumi ng pananim. Maaaring mag-apply ng fungicide at bactericide. Maaaring gamitin ang Fungoran o BLB stopper para puksain ang bacterial blight. That's all for today guys. I hope na may natutunan na naman kayo sa video ito. Huwag pong kalimutang mag-SLS, subscribe, like, and share. Thank you for watching.